Dahil pa mga street boys dito. Hong, ta hong. Si Bong Navarro, nakita niyo? Umitim. Yeah, good morning mga panalig. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Di ba ang dilim? Siyempre, ganito ako matulog, madilim para masarap matulog! Pusan muna natin ilaw para makita niyo yung aking kagwapuhan. Let's go! Whoop. No. Ah, madilim pa rin! My goodness, good morning mga panalig. Yes, bangon-bangon na. Magluto-luto na tayo dyan at magkapi-kapi na. Mag-exercise para maging maganda ang ating umaga. Presensya na kayo tuwing magbablog ako, ganun ako ng ganun. Hindi ako mapakali sa buhok ko. Kasi yung pinapagupitan ko, taga Malabon siya. Doon lang talaga ako nagpapagupit kasi may tiwala ako sa kanya na kayang-kaya niya na makuha yung hairstyle na gusto ko. Kaso, isang buwan na akong di nakakauwi at mahigit kaya hindi pa ako ganong nakapagpagupit. Kaya, tis-tis muna. Magulo pa tayo, tis-tis muna. Ano ginagawa nyo ngayon mga kapanalig? Yes, good morning. Ngayon ay, anong araw na ba ngayon? Webes ng umaga? Yes, alam ko yung iba sa inyo ay nasa trabaho na. At yung iba ay tulog pa dahil lasing kagabi. At nandito na naman tayo sa aking background na pader. Lakas na naman mga lalaki na color pink. At naisip ko lang, no, sa sobrang laki ng bahay ko, hindi ko pa kayo nadadala sa banyo, no. Pero sa tingin ko, nakita nyo na ibang vlog ko na nasa banyo ako, nagbobomba ng poso. Pero ang pinaka naiilang lang ako dito sa bahay, yung part is CR. Kasi yung CR, nandun na rin yung lababo. Kasi di ba nakakailang naman yun. Habang dumudumi ka, tapos nandun din yung mga gamit mo sa pagkain, katulad ng mga plato, kawali. Kaya ipapaayos ko pa. Ipapakita ko sa inyo mga kapanalig yung aking CR. So, mga panalig, let's go. Whoop! Yun. Pasensya na kayo, medyo marumi pa. Malinis naman siya, kaso talagang kahit linisin mo siya, ganyan na talaga itsura niya, hindi na mababago, no? Kailangan talaga ng ayusin, ipagawa. And so, ito yung poso. Yung source of water ko dito, mga kapanalig. Kaya talagang tipid ka dito sa tubig. Bali, bibili ka na lang talaga ng panginom kasi yung iba dito ginagawa rin inumin yan, iniinit lang sa ano, iniinit lang yung tubig. Kaso na-imagine ko lang minsan kasi CR to, tapos nakatusok yung tubo dun sa ilalim, tapos yung ilalim niyan, di ba, yung mga dumi natin, naiisip ko baka yung katas ay napupunta dyan, numaangat. Pero sabi nila hindi naman kasi yung tubo niya nakakonekta doon sa may balon. Kaya hindi yung katas ng CR hindi mapupunta dito kasi na merong tubo tong poso na nakakonekta doon sa may balon, di ba? So bali ito yung sinasabi ko sa inyong lababo. Yan. Di ba? May nakakailang. Tapos nandun yung inidoro, ayan. Ayan yung inidoro. Malinis naman yan eh. Oh. Talagang yung kulay lang talaga nung ano eh hindi na mababago, kailangan pinturahan muna. Tapos, tinatakpan ko na lang yung mga gamit ko dito sa pagkain para safe naman siya. Ayan. Kahit naman siguro sino may ilang, di ba, pag yung lababo mo at CR mo eh magkasama. So, gagawin ko dyan. Babakbakin ko yan. Papaalis ko. Tapos, ililipat ko dito yung lababo. Mga kapanalig, ginagawa ko lang itong aking house tour, no? Para parang kasama ko na rin kayo dito sa bahay para updated na kayo sa mga nangyayari sa akin at baka sabihin nyo lagi ko na lang pinapakita yung bahay, di ba? Huwag kayo magsasawa ah. Kahit itong bahay, gusto ko alam nyo kung ano yung nangyayari, di ba? Yan, gusto ko lang ulit ipakita sa inyo yung pala yung bubong na itong ating CR, no? Isa pa sa mga problema na pag umuulan,
talagang yung gamit mo dito eh talagang mababasa kasi ito siya, papakita ko sa inyo. Ayan o, lalaki ng butas mga kapanalig. Kaya minsan pag dudumi ka sa gabi, ayan, may imagine mo may sumisilip na kapre, may sumisilip na tiktik o kaya mga ano, kung ano-anong iba't ibang ano, klase nila lang dyan. Kaya nakakailang din, papaayos na rin natin yan sa Monday. Kaya sana maayos na yung ginagawang bahay nila Kuya Juni doon sa kabila. Kasi meron pang ginagawa si Kuya Madi Katigbak, si Wasalak doon. Kaya sana matapos na. Alam nyo mga kapanalig, mahirap din yung mag-isa, no? Akala nyo, enjoy-enjoy kami dito. Nag-i-enjoy lang ako dito. Parang puro pasarap lang kami sa mga adventure, sa mga nakikita nyo. Diba? Pero sa kabilang banda, pag wala yung camera, syempre nakakalungkot din. Kasi ako lang din yung mag-isa dito. Malayo ako sa pamilya ko, malayo ako sa mga kaibigan ko, malayo ako sa mga nakasanayan kong gawin na tulad na dati na alam nyo na kung ano yung ginagawa ko dun sa lugar namin. Talagang kailangan mo mag-adjust ng malaki. Kailangan mo sanayin yung sarili mo sa panibagong taong makakasalamuha mo. Malaking adjustment yung gagawin mo sa lahat ng bagay, sa pakikisama sa tao, di ba? Yun, talagang hindi madali yung paglipat kasi parang magbaback to zero ka. Nasa Pinas lang ako nito, ha. Paano pa kaya yung mga kababayan nating mga OFW? Yung mga bayani nating kababayan na pag na-homesick talagang sobrang hirap kasi sobrang layo nila, no? Aeroplano talaga, kailangan nila mag-aeroplano. Kaya talagang naiintindihan ko yung sitwasyon nyo, di ba? Na akala nila, nagpapasarap lang kayo dyan. Na akala nyo na ibang tao, eh. Talagang pag ano, pag uwi nyo, eh, talagang big time na kayo dahil nakapag ibang bansa kayo. Hindi nila alam yung laki, yung hirap na pinagdaanan nyo dyan bago kayo maging successful. Ang ginagawa nyo yan para sa pamilya nyo. Ginagawa nyo yan para may magandang future yung mga anak nyo, di ba? Para maka-ahon sa hirap. Yung iba nga, hindi pa sinaswerte, di ba? Yung iba, pagpunta dyan, minamaltrato pa ng mga amo. Kaya, yun na lang din iniisip ko. Sabi ko kasi, parang, malapit lang din naman ako. Isang motor lang, pwede na ako umuwi, di ba? Kaya, talagang kailangan talaga, para sa pangarap, eh, kailangan mo magsakripisyo. Kasi kung hindi ka lalabas sa comfort zone mo mga kapanalig, eh hindi ka rin ano, hindi mo rin mararating yung mga gusto mong marating. Dapat talaga ano ka, magsakripisyo ka. Gawin mo yung mga bagay na minsan hindi mo kayang gawin. Gawin mo yung mga bagay na akala mo eh hindi mo kaya, ganun. Minsan kasi natatakot lang tayo sumubok eh. Pero magugulat na lang tayo once na nasubukan natin, eh, kaya pala natin. Kaya dapat lagi lang tayong push ng push para sa pangarap, para sa gusto mong marating. Yun lang. Huwag ka lang susuko. Pero syempre, dahil sa vlog, nalilibang-libang din ako. Kasama ko na naman sila Japper Sniper, at talaga namang masasayahing tao yan. Nadadagdagan din yung tropa. Yan. Ang isang kailangan mo lang kasi mga kapanalig, eh sa ugali yung kailangan magaling kang makisama, di ba? Dapat alam mo kung paano makitungo sa mga taong nakakaharap mo lalo na kung bago pa lang silang kakilala mo. Ako yung tipo ng tao ng mga kapanalig na alamin ko yung mga bagay na di ba, ang dami nagkukwentuhan sa labas. Gising na yung mga kapitbahay natin. Yun, tutuloy ko lang. Mga kapanalig, ako yung tipo ng tao na alamin ko yung bagay na gusto mo sa ayaw. Ayun. Yun, alamin ko yung kasi para hindi tayo magkaroon ng problema. May nagkukwentuhan pa. Cut! Yo, share ko lang ulit mga kapanalig, no. Ako kasi yung tao na
inaalam ko yung mga bagay na ayaw mo at yung mga bagay na gusto mo. Yan, inaalam ko yung mga yan para, syempre, hindi tayo, wala tayong magiging problema. Alam ko kung paano ka pakikisamahan. Alam ko yung mga bagay na gagawin ko para hindi sumama yung loob mo sa akin. Kasi minsan hindi natin napapansin, no, na yung mga ginagawa natin ay mali na pala. Kaya nagkakaroon ng problema yung ibang tao eh, dahil hindi sila marunong makiramdam. Dapat sa paligid natin marunong kong makiramdam kung ano ba yung dapat mong gawin, di ba? Dapat maging ano ka, aware, di ba? Wow, aware English. Sa tunay na buhay, no? Wow, tunay na buhay. Hindi talaga ako yung sobrang kulit. Kung ano yung nakikita nyo sa mga videos ko na makulit ako, lalo na yung mga pinagagawa ko nung sa Facebook page ko, kung alam nyo yung page ko na Brother Louie Louie, kung ano-ano yung mga pinagagawa ko doon ng mga kalokohan, kakulitan. Pero sa totoong buhay, tahimik lang talaga ako. Hindi naman asing tahimik, yung parang ano lang ako, hindi ako ganun kakulit. Kung makikilala mo ako, talagang tahimik lang ako. Parang hindi ako ganun nagsasalita. Kasi nakikiramdam ako sa paligid kung kaya ko ba magpatawa, kung madali ba patawanin yung nasa paligid ko. Hindi kasi ako yung taong naging komedyante na talagang nasa akin na yung likas na, no. Kumbaga, iniisip ko pa kung ano yung gagawin ko talaga na para magpatawa. Hindi katulad ng iba na talagang napaka-natural, kahit ano lang yung gawin ay nakakatawa na. Minsan nga may pumunta dito sa Bukana ng mga vloggers na nakita nila ako tapos tahimik lang ako. Sabi sa akin, "Uy, Louie, ano ba tang tahimik mo sa mga videos mo? Ang kulit mo, tapos sa personal lang ano mo pala, parang Pino." Sabi ko, ano yung Pino? Parang ano daw, tahimik, ganun. Yun, kasi hindi ano, ewan ko ba ba't ganun. Alam nyo ba mga kapanalig, ako yung taong ano, bobo sa math, tapos bobo pa sa English. Sabi nila, pag bobo ka sa math, dapat matalino ka sa English. Dapat kung bobo ka sa English, magaling ka sa math. Pero ako, wala ako dun sa dalawa. Talagang hate na hate ko tong subject na math, tapos itong English, no. Ay, yung English, sakto lang naman. Nakakaintindi rin naman ako kasi pag nanonood ako ng movie, naiintindihan ko naman siya. Ako yung taong nakakaintindi pero hindi nakakapagsalita ng straight na English. Meron nga tayong kasabihan sa English na if you never mind. Kaya pag may mga foreigner, medyo lumalayo-layo ako dyan. Tapos, pag sa mat naman, talagang, ewan ko talagang hindi talaga, ayaw ko talaga sa mat na yan, kahit mga plus-plus na yan, kahit mga simpleng ano, ang bagal mag-loading ng utak ko pag tinatanong ako sa mat. Kaya pag about sa mat, mga kapanalig, huwag niyo akong tatanungin. 1 plus 1 divided by 3 divided power to the power of the square root of 67, and then, no, divided by times 67 times 1,057,888. Talagang hate na hate ko yan. Kasi nung high school ako makapanalig, talagang ang trip ko lang gawin talaga is art, tapos mag-direct ng mga sa theater, ganun, at magturo ng sayaw, magturo ng speech choir, yung sabayang pagbigkas. Ayun yung mga hilig ko, yung mga magpapasikat, ayan, mga nasa stage magpe-perform. Pero pagdating sa mga ganyan, sa mga subjects na nung talagang napaka bobo ko talaga dyan. Math, English, yan. Talagang ayoko yung mga yan. Talagang pag subject na ng math, lagi akong ano, tulala. Tulala lang. Diba? Ang dami ko ng kwento sa inyo, kaya labas muna tayo para makasinghot tayo ng sariwang hangin. At syempre, gamit ko na yung binigay sa akin tumbler. Social, bagay na bagay sa damit ko yung kulay. Oh. Yan, tapos sinagyan ko siya ng mainit na kape. Nangatog ako. Nangatog yung tagal kasi. Labas muna tayo. Bistahin muna natin sila, Jumper Sniper, Don at Kuya Lev. Titingnan natin kung ano yung ginagawa nila. Let's go! Uy! Kuya Icar, good morning! Mga kapitbahay natin. Good morning, everybody.
Yan, mga gising na mga tropa pips natin, mga magagandang kapitbahay. Ay, si Sir, oh. Ganda na si Sir. Ay, si Nika, oh. Wow. Wow, nag-pariband. Oha. 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 Ayun pala, kagalapan dito. Nagsusumba na naman kayo, ha. Tara na. Dance na. Jawa pa narig. Nandito tayo, no. Nagsusumba pala sila. Ginagawa ni Jumper Sniper to para sa dadating na short film. Oo, may... My goodness, ha? Pagod magsumba mga kapanalig. Nakita niyo yung galing namin sumayaw? Oh. Backstreet Boys, kabahan na kayo. Backstreet Boys. Si Bong Navarro, nakita niyo? Umitim. Si Jong, oh. Si Jong. Yeah, so, ganun lang yung ginagawa dito pag umaga para pagpawisan. Siyempre, exercise. Buti umabot ako sa Zumba session. Kasi medyo na-late ako ng gising, kaya sarap sa pakiramdam, medyo pinagpawisa tayo, konting galaw lang. Lagi kang uli sa ano eh, gising eh, pero kapulog eh. Kada punta ko dun, dap, ano, tapos lalabas siya ba yung kutsil, espada niya dun. Kala ko sino kumakatok eh. Formahan ni Guele, pang ano eh, no? Mga parang mga tawag doon, Italiano. 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 Oh, kailangan talaga natin ng ano, ng malupitang costume, kasi para talagang kitang-kita na... trainer tayo. Oo. Oh. Ano ba, para ba train? Baka colonel ka na. Colonel. Colonel. Curly. Colonel. Colonel Corn. Colonel Corn. Grabe oh. Isang pasada lang ng Zumba yung mga pagod na agad. Nag-jogging na kami. Oh, nag-jogging ba kayo? Tinawag ka na namin eh. Kanina? Patulog-tulog ka kasi lagi. Nag-jogging na naman kayo kanina. Oo.
Sige, Aleb, natatakot nang gisingin ako kasi pag may kumakatok dun sa pinto, naglalabas ako ng kutsilyong mahaba. Kaya maalis na agad kami. Kailangan pag ano, una muna yung Louis bago katok. Baliktad pala ako. Kasi ano, katok-tok agad ako eh. At ayun na nga! Tapos na tayo mga kapanalig. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay sa vlog na sa vlog ko ngayon at kasama natin si Pound Star. Support yeah, Pound Star and Kuya Lab Show. Yan. Ka-intro suporta natin yan, mga kapanalig. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay at nakaabot kayo hanggang dulo. I love you all lalo na sa mga solid natin yeah. Na kapanalig. Yeah. Goodbye everybody. Okay kaya. Simula na magbulitan. Sama si Nui TV.